Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Regine Mendez at ngayon itatalakay ko ang Gospel Ministry of Salvation at Philippine Benevolent Missionaries Association. Ilan ito sa mga samahan o organisasyon na mayroon ang ating bansa na kung saan marami sa ating mga Pilipino ang lumalahok dito. Sa mga organisasyong ito ay tatalakayin kung ano-ano ang mga pinaniniwalaan ng bawat pangkat o grupo sa kanilang samahan at ang naging mahalagang ambag nito sa lipunan at maging sa buong mundo kung mayroon man. Una ay ang Gospel Ministry of Salvation. Ang Gospel Ministry of Salvation mula sa pananaliksik ni na Angelica Dumasapal, Fatima Imhamali, Jose Marie Labis at Princess Eltado, ito ay isang puting palasyo bahay na makikita sa Barangay Palao, Iligan City sa Lanao del Norte, Mindanao. Si Dr. Salvation Legaspi o kilala sa tawag na Majesty ang may-ari ng Kingdom Philippa Hacienda. Sa bahay na ito nakabase ang pinaka-opisina ng isang monarchy government. Tinatawag ang gobyernong ito na Gospel Ministry of Salvation. Ayun sa kanilang nakapanayam na si Aldin Kirubin, punong direktor ng kanilang opisina, ito ang pinakamataas na hukom sa lahat ng hukom. Sinasabi rin niyang ang opisinang ito ang pinaka-opisina, kahit pa nakaayon ito sa palasyong England. Iminimungkahing layunin ng hukom na ito na pag-isahin at gawing isang barangay ang buong mundo. Mayroon silang sariling watawat, pera, pasaporte at plaka ng kutse. Bukod pa rito, plano ng hukumang ito na gagawa ng sariling bangko na kung saan doon mas epektibo ang kanilang pera. Makikita sa kanilang pera ang larawan ng kanilang Majesty. Ang bawat pera ay may particular na larawan. Nakabatay ang larawang ito sa 7 sagradong katawagan sa kanya. Tinagurian siya bilang Queen of Salvation, Queen of South, Queen of Islam, Queen of Light, Queen of Flowers, Queen of Motherland, at ang Alpha and Omega, sapagkat iminumungkahi ng kanilang Majesty na pagmamay-ari niya ang Pilipinas, kaya siya gumawa ng pera at mag-imprinta nito. Bawat isang EU dollar ay may katumbas na 700 peso. Bukod pa rito, gumawa rin sila ng sarili nilang watawat na kung saan ito ay sumisimbolo sa layunin at responsibilidad na ayon kay Kirubin, ibinigay ng Diyos kay Majesty. Ayon kay Kirubin, ang 26 na mga bituin sa itaas at ibabang bahagi ng watawat ay sumisimbolo sa 12 tribo noong unang panahon na binanggit sa Biblia. Ang isang araw sa gitna ay sumisimbolo kay Majesty na siyang magiging tagapagligtas ng buong sinasakupan. Makikita rin ang isang buwan at isang bituin sa ibabaw ng bahagi ng watawat na ayon sa nasabing impormante, ang buwan at bituin ay sumisimbolo sa Diyos. Ang kanilang adikain ay nakabatay sa nakasulat na Biblia at sa Ephra Law. Ang Ephra Law ay tumutukoy sa batas sa mga lupain. Sinasabi ng grupong ito na ang Iligan ay ina ng lahat ng kalupaan sa mundo. Nagsimula ang lahat ng pangyayari noong unang panahon sa lugar na ito, kaya dito inilagay ang pinakabase ng Kingdom of Philippa Hacienda ni Dr. Salvation Legaspi. Binanggit din ni Kirubin na ang Iligan ay tinatawag noon na Garden of Eden. Ayon kay Majesty, masasabing pag-aari niya ang Pilipinas dahil siya lamang ang may hawak na titulo nito. May pinaghahawakan siyang kasunduan o dokumento ng Treaty of Paris na nilagdaan at inoprubahan ng lahat ng hukom. Unti-unti niyang tinitipon ang mga mahahalagang dokumentong ito na gagamitin niya sa pagbuo ng bagong gobyerno o bagong mundo. Pangalawa ay ang Philippine Benevolent Missionaries Association. Ito ay itinatag ni Rubin Edera Iclio Sr. noong 1965 sa isla ng Dinagat sa Pilipinas. Nang namatay si Iclio Sr. noong 1987, humalili ang kanyang anak na si Rubin B. Iclio Jr. May humigit kumulang na milyong membro ang asosyasyong ito
sa sentral at dakong timog ng Pilipinas at sa ibang bansa. Nakarehistro ito sa Securities and Exchange Commission sa Makati, Philippines noong October 19, 1965, sa ilalim ng rehistrasyon bilang 28042. Ang pinaka-opisina nito ay nasa San Jose sa probinsya ng Isla ng Dinagat. Ayon sa doktrina nila, si Iclio Sr. ay biniyayaan ng mga boses na makapagbasa at makasulat ng mahusay na Arabic, Hebreo at Sanskrit para ma-interpreta ang mga sinaunang misteryo sa buhay. May mga hula siya sa mga darating pa na mga pangyayari. Inilalarawan nila si Iclio Sr. na katulad ni Kristo na makapagbubuhay ng patay. Ang kakayahan niyang manggamot ay galing sa banal na ama at sa mga banal na dasal na kanyang pinag-aralan. Sinasabi ng mga tagasunod ni Iclio Sr. na mula pagkabata ay makikita siya sa mga lugar na nangangailangan ng tulong at sa mga taong kailangan siya. Ang mga misyonaryong gawa niya ay umabot sa Agusan del Sur at Samar. Sinasabing ang mga membro ng Philippine Benevolent Missionaries Association ay may sariling mga sandata para protektahan ang kanilang leader na si Iclio Jr. Handa silang mamatay para sa kanya. Napatunayan ito nang magkaroon ng kaso sa Iclio Jr. dahil sa pagpatay sa kanyang asawa at iba pang kasong panggobyerno. Nagkaroon ng putukan ng ipagtanggol ng mga membro niya si Iclio Jr. Marami sa mga membro ang namatay. Natulan si Iclio Jr. na mabilanggo sa loob ng 30 taon dahil sa paglabag sa kontratang panggobyerno na may kinalaman sa pera at ikinalugi ng gobyerno. Ang kaso niyang pagpatay ay wala pang linaw hanggang sa kasalukuyan. Mga mahalagang ambag ng Philippine Benevolent Missionaries Association sa lipunan. Una, sila ay nagkalat at dumalaw sa iba't ibang lugar upang ituro ang salita ng Diyos. Pangalawa, nakakaintindi sila ng iba't ibang wika tulad lamang ng Arabic, Hebreo, Sanskrit at Aramic na nagbibigay daan upang maipahayag at maipaunawa ang mensahe ng Diyos sa karamihan. Pangatlo, naisali nila ang kanilang mga napag-aralan sa kanilang mga tagasunod at sa mga nagnanais na maintindihan ang kanilang relihiyon. Pang-apat, lahat ng membro ay tagapagturo rin ng kanilang relihiyon at naisalin ito sa kabataan. Pang-lima, ang kanilang organisasyon ay organisado kung kaya't maraming nahihikayat dito. Pang-anim, namumuhay sila ng mapayapa dahil sinusunod nilang lahat ang utos ng Diyos. Pang-pito, ang kanilang pinuno ay mayroong kakayahang magpapagaling ng may sakit. Pang-walo, naikalat nila ang mabubuting mensahe na nagbibigay daan sa pagbuklad ng kanilang relihiyon. Pang-siyam, ang bawat isa ay nagiging magandang ehemplo sa kanilang mga tagasunod. Ang panghuli, sila ay nakapaghikayat ng mahigit 140,000 hanggang milyon na tao.